Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Dahil sa pananalasa ng bagyong Entei, isinilalim sa state of calamity ang Naga City sa Camarines Sur. Binahang 16 na barangay sa lungsod, kabilang dyan ang barangay Mabolo kung saan abot 20 pa ang baha sa ngayon. Sa iba pang barangay, pinasok daw na hanggang bewang na baha ang mga bahay. Sabi ng lokal na pamahalaan, nagkasabay raw kasi ang malakas na ulan at high tide, kaya tumaas ang baha. Kinumpirma ng Naga City Disaster Risk Reduction Management Office na dalawang nasawi roon dahil sa pananalasa ng bagyong Entei. Ang isa, lalaking na kuryente habang naghihintay na mailikas at 9 gulang na babaeng sanggol na nahulog mula sa kama habang sila'y binabaha. Dahil sa pagbaha, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa lahat ng educational institutions sa Naga City. May pasok naman ang mga opisina ng gobyerno at pribadong sektor sa lungsod. Dalawa ang nasawi sa pagguho ng lupa sa Barangay Santo Niño, Sabiri, Northern Samar. Ayon sa Office of Civil Defense Region 8, natagpuan ang kanilang katawan kahapon mahigit 20 oras mula na mangyari ang landslide. May 4 sugatan. Gumuho ang lupa bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa bagyong Enteng. Sa buong Northern Samar, 15 bayan naman ang binaha ayon sa Office of the Civil Defense Eastern Visayas. Binahari ng ilang bayan sa Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Batay sa datos ng OCD-8, nasa 20,000 tao ang naapektuhan ng pagbaha at landslide sa rehiyon. Tsaka grabe na yun. Dahil sa halos walang tigil na pagulan kahapon, umabot ng lampas tao ang baha sa ilang lugar sa Antipolo, Rizal. Sa Barangay Mayamot, mahigit 200 residente ang inilikas. Update tayo sa sitwasyon sa Antipolo City. Naroon ang kasama natin si Susan Enriquez. Susan? Marisa, dito tayo sa Barangay Mayamot sa Antipolo at yung kinalalagyan natin dito is sa mga subdivision dito sa Barangay Mayamot, nagkaroon ng pagtaas ng tubig. Actually, doon sa kinalalagyan ko ngayon, medyo humupa-hupa na, pero sa ilang bahagi nitong subdivision, ang tubig ay umabot ng hanggang dibdib dahilan para magsilikas ang mga residente dito sa bahagi ito ng subdivision. At sa mga oras ito ay nakikita naman natin, ito may mga tubig pa rin dito, may mga gutter dip pa rin na tubig at yung patuloy na pagsama ng panahon pa rin ay dahilan para manatili pa din sa mga evacuation center dito nga sa Barangay Mayamot sa Antipolo. Sa ngayon, yung pinuntahan natin isang evacuation center, nasa mahigit 200 individual o mahigit 50 pamilya ang kasalukuyang pansamantalang nananatili dahil pa rin sa patuloy na pag-ulan na naranasan dito sa bahagi ito ng Antipolo. At para kumuha pa tayo ng update, makakausap natin si Ginoong Relly Bernardo. Siya po ang Chief ng Public Information Office ng Antipolo at siya rin hepe ng City Disaster Risk Reduction Management Office. Mr. Relly, kumusta ho ang sitwasyon ngayon man sa pangkalahatan dito sa Antipolo City? Magandang umaga, ma'am, sa ating pong lahat. No? Sa ngayon po, yung pong ating sitwasyon dito, thankful po kami na medyo tumila-tila po yung ulan po kagabi. Uh-huh. Pero sa ngayon po, nilagay po tayo sa yellow rainfall. Uh-huh. So kaya nakakaranas po tayo ng pag-ulan. Uh-huh. Pero magandang bagay na po, at least yung nakita po natin na kasi mula po kahapon, ma'am, uh-huh, yung pong bilang ng mga evacuees po natin, uh-huh, masa 30 plus families pa lang po, uh-huh, yung na isasabit sa amin ng mga ilang barangays pa lang, uh-huh, po. Pero nakita po natin as of 4 a.m. kanina, nasa 997 families na po pala ito sa pangkabuuan. Opo, ma'am. Opo. So far sa ngayon, sir, saan ho yung mga barangay na may pinakamarami mga nagsilikas? Opo. Base po dun sa huling record, ma'am, natin, isa po yung barangay San Jose. San Jose. Isa po kasi yung pinakamalaking barangay po, ma'am, natin dito sa Antipolo. Kasama po ito, ma'am, yung sa Sitio Hinapaw sa barangay San Jose. Kasama po itong barangay Mayamot at barangay Munting Dilaw po sa Antipolo City. At sa mga oras nito, saan lugar pa rin po kayo may namomonitor na may mataas pang tubig o nagkaroon na rin ng mga paghupa?
Majority, ma'am, nung ating mga reported flood incidents po ay humupa na. Ang mga usually po na natitira lang talaga, ma'am, ito pong sa may bandang Mayamot at Munting Dilaw, kung saan ito po talaga is mababa, tawagin po natin, ma'am, yung Lower Antipolo, kung saan boundary po ito na, ma'am, Cainta at Marikina na mga flood-prone areas po talaga. So hangat hindi po talaga humuhupa ng kumpleto po yung mga yung pag-ulan, asahan po natin na medyo itong tulad po ng tubig na ito, ma-experience po natin. Although hindi na po kasing taas, ma'am. Mabagal yung paghupa. Actually, mas mabilis na po ito, ma'am. Hinitay lang po natin, ma'am, talaga na hindi po magtuloy-tuloy po yung ulan. Ilan po yung number of casualties na naitala po ng Antipolo City? Ma'am, sa ngayon, nakapagtala po tayo as of yesterday ng pito. Opo, tatlo po actually galing po sa landslide doon po sa Sichuhinapaw nga po. Tapos, iba po dito, magkakahiwalay na incident ng drowning po. At yung isa po dito, yung isang bahay po na na-wash out sa Barangay San Luis, kung saan may isa rin po namatay. Pero yung meron po tayong apat na missing opo, po. Yun po yung mga kamag-anak na kasama po doon sa bahay. May mga may mga nasugatan po tayo, mga nilalapatan ng gamot Lunas Hospital. Base po doon sa record, ma'am, apat po yung reported na with minor injuries naman po at nabigyan naman po ng agarang Lunas. So far sa ngayon po, siyempre yung city government may mga provision para sa mga nagsilikas. Ano po yung maaaring pangangailangan nila na kailangan baka tugunan po ng national government? Yes, ma'am. Ang nakapagpauna naman na po ang city government at yung mga barangays po natin wala kahapon po. Bilin po kasi yan ni Mayor na dapat po mabigay yung kanilang mga pagkain, yung kanilang matutulugan, hindi po lang magkakasakit. Kaya kasama po doon talaga yung ating mga doctors, mga social workers po sa pag-ikot. At malaking bagay din po, ma'am, yung ginagawa po nung tulad po ng ginawa mo ng Kapuso Foundation kahapon. Isa po kayo sa pinakamabilis na pumunta po sa amin para po magbigay ng tulong sa aming mga kababayan. Although, kaya naman po kung tutuusin, pero dahil sabay-sabay po, so, ma'am, malaking bagay po. Lahat po ng tulong ay welcome po. Ano po ang natin, sir, doon sa mga nakasama evacuation center, ano po ang ma-advise natin? Siyempre, iba ho dyan, gusto na makabalik. Pero ano ho yung magiging senyalis nila na pwede na ho sila bumalik sa kanilang mga tahanan, considering na medyo ito, pabugso-bugso pa rin ho yung pag-ulan? Yun na nga, ma'am. Given po yung threat pa rin, no, na dahil sa mga nag-uulan pa rin po, inaabisuhan po natin ating mga kababayan na doon na lang po muna sa ating mga evacuation centers kung saan po sila mas ligtas at makakaasa naman po sila na hindi po natin sila pababayaan at mabibigay po yung kanilang mga pangangailangan. So mga tulad po ng iba po natin mga panawagan, lagi po yung cooperation po natin para po sa ating pangsariling kaligtasan. Okay, maraming salamat po sa Ginoong Relly Bernardo. Siya po ang Chief ng Public Information Office at happy din po ng City Disaster Risk Reduction ng lungsod ng Antipolo. Tayo po patuloy na mag-aantabay sa mga sitwasyon dito habang patuloy pa rin po nga medyo madilim ang kalangitan at mukhang nagbabadya pa ang pagbuhos ng ulan. Mula po rito sa Barangay Mayamot sa Antipolo City, balik po muna tayo sa studio. Iga, nakataas pa rin tropical cyclone wind signal numbers 1 at 2 sa iba't ibang bahagi ng Cagayan dahil sa bagyong Enteng. Bilang pag-iiga at hindi muna pinapalaot ang mga mangingisda. May unang balita si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Magdamag na naranasan sa ilang bahagi ng Cagayan Province ang pabugso-bugsong hangin at panakanakang ulan. Sa Santa Ana, nakaantabay ang MDRRMO sakaling may kailangang i-rescue. Nakabantay yung sa EOC ng mga bawat barangays ngayon. Kasi ongoing yung monitoring namin sa kanila. Mag-aalas 7 kagabi nang lumika si Nanay Cecilia kasama ang dalawang apo sa barangay hall ng Kasagan, Santa Ana, para matiyak ang kanilang kaligtasan. Mahirap mampat kasi mababaha doon. Nakabantay rin ang mga mangingisda sa kanilang mga bangka. Bagamat nakatali, hindi pa rin daw sila kampante dahil baka masira sa lakas ng hampas ng alon sa dagat. Patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko sa banta ng bagyong Enteng. Mahigpit ang monitoring ng Cagayan PDRRMO sa mga bayan na posibleng maapektuhan ng bagyo. Mahigpit din ipinatutupad ang no sailing policy sa probinsya. Ito ang unang balita. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Nananatili sa evacuation center sa mga residenteng lumikas kasunod ng pagbaha sa Marikina.
Tumaas po kasi ang antas ng tubig sa Marikina River sa kasagsagan ng Bagyong Enteng. At live mula sa Marikina may unang balita si EJ Gomez. EJ, anong water level ngayon ng ilog? Ivan, sa mga oras na ito, nasa 14.4 meters ang antas ng level, antas ng tubig dito sa Marikina River. At ngayon, wala na masyadong pag-uulan pero pabalik-balik yan. Kanina, binisita natin yung mga kababayan natin na inilikas sa mga evacuation centers. Alas 4 ng madaling araw kanina, gising na gising ang 9 na buwang gulang na anak ni Angelica. Di raw kasi makatulog ang sanggol ngayong nagsisiksikan sila sa silid-aralan kasama ang ibang evacuees sa H. Bautista Elementary School. Ganito raw ang eksena nilang mag-ina sa tuwing may bagyo, kaya inaagahan nila ang pagpunta sa evacuation center para makakuha ng pwesto sa classroom. Malamig daw kasi sa tent capsule na tinatayo sa open grounds. Hindi po, hindi ko po komportable gawa ng nakakatakot. Paulit-ulit na lang din po kasi ba. Namamahay po kasi siya, kaya hindi po siya agad nakakatulog. Umabot sa second alarm ang antas ng tubig sa Marikina River sa kasagsagan ng ulan kahapon. Umapaw ang tubig mula sa ilog at hindi nadaanan ng kalsada sa River Park. Ayon sa Marikina CDRRMO, umabot sa mahigit 13,000 ang mga residenteng inilikas mula sa baha o danger zones kahapon. Umikot si Marikina City Mayor Marcelino Chodoro sa ilang paaralan na ginawang evacuation centers, kabilang ang H. Bautista Elementary School. Namahagi ang lokal na pamahalaan ng pagkain at iba pang tulong sa evacuees. Well taken naman po sila sapagkat may available po kaming kitchen na nagpo-provide ng pagkain po sa mga evacuees. Second ho, mayroon po kaming available po na gamot, may available po na doktor, nurse na mag-aalaga po sa aming mga evacuees. May ilan naman na dumiskarte para kahit papano ay kumita sila sa kabila ng bagyo. Gaya ni Nanay Juliet na nagtitinda ng kape para sa mga kapwa evacuees. Wala naman akong hanap buhay. Siyempre, pandagdag din sa panggastos. Wala naman akong asawa. Mga nakuhirap din. Sa H. Bautista Elementary School, naitala ang pinakamaraming inilikas dahil ito ang pinakamalapit na eskwelahan sa Barangay Tumana na nakararanas ng matinding baha tuwing may bagyo. Ivan, ayon dun sa pamunuan ng eskwelahan, nagsimulang magsibalikan sa kanilang mga tahanan yung ilang evacuees nang humupa yung baha sa kanilang lugar at ilang kalsada kagabi. Ibinalik na rin sa normal level ang Marikina River dito alas 9 kagabi. At yung 14.4 meters na yan na antas ng tubig dito sa ilog ay nananatili dyan simula nung mga nakalipas na 2 oras. Dito naman sa aking gilid, itong kalsada, nabawasan na rin ng baha at pwede nang daanan ng mga tao nagsusubok na makadaan at makapunta doon sa kabilang punto. Yan muna ang unang balita mula rito sa Marikina. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Bukod sa baha, problema rin ng mga taga Bacoor, Cavite ang supply ng kuryente. May live report na kasama natin si Bea Villa. Bea? Susan, panakanaka na lang ang ulan dito sa Barangay Aniban 1 sa Bacoor, Cavite. Pero ang baha hindi pa tuluyang humuhupa. Kwento ng ilang residenteng nakausap natin, pinakamalaking perwisyo na sa kanila ay wala pa rin kuryente hanggang ngayon. Madilim, maulan at binabaha pa rin. Yan ang bumungad sa amin kaninang madaling araw sa Barangay Aniban 1 sa Bacoor, Cavite. Mahigit isang araw nang iniinda ng mga residente ang perwisyong dulot ng malakas na ulan at baha sa kani-kanilang mga bahay. Ang kailangan po talaga namin dito, kuryente. Kuryente po talaga. Ayan, nire-request namin. Kanina po kami tawag ng tawag. Si Nanay Janelle naman, nilusong na ang baha kasama ang mga anak niya para mga ibang barangay muna habang wala pang kuryente sa kanilang bahay. Siyempre, apektado talaga. Mahirap pag walang kuryente. Siyempre, yun yung pangunahing kailangan ng mga tao. Naglakad muna kami paano. No choice naman kami. Makikiano lang kami ng kuryente. Bukod sa kuryente, apektado rin daw ng ulan at baha ang kanilang mga hanap buhay. Matumalong kasi walang pasero sumasakay sa sobrang lalim ng tubig. Lagpas, upuan ng tubig kahapon. Yung po yung dulot ng baha dito sa amin, parang natigil yung hanap buhay namin sa sidecar, paninda.
tinda sa palengke, ganun. Ang ilang residente na nakausap natin, talagang sinusuong na yung baha para lang makapasok sa kani-kanilang mga trabaho ngayon. At yung ilan naman, nangingibang barangay na talaga para lang makigamit ng kuryente sa mga kakilala nila. At yan ang unang balita mula rito sa Bacoor, Cavite. Bea Pinlock para sa GMA Integrated News. Nasa 6th place si Pinoy para-swimmer Ernie Gawilan sa 2024 Paris Paralympics. Nakapagtala siya ng 5 minutes and 3.18 seconds sa 400 meter freestyle final round. Noong Sabado naman, last place siya sa men's 200 meters individual medley. Sa round of 60 naman, malapos ang Paris Paralympics campaign ni para Taekwondo Jean Alin Ganapin. Bigo rin si para archer Agustina Bantilok kontra sa pambato ng Brazil sa elimination round. Buhay pang pag-asa ng Pilipinas para sa medalya kina Angel Otom, Sandy Asusano at Gerald Mangliwan. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.